Kyrie Irving na sa Dallas Mavericks na. Maulit kaya ni Kyrie Irving ang kasaysayan na nagawa ni Jason Kidd matapos mapunta sa Dallas Mavericks? After 15 years, DC history repeat itself. Noong February 2008, ang Mavericks umabot sa deadline deal para makuha nila ang point guard na si Jason Kidd para makasama sila Dirk Nowitzki at Jason Terry. Ang desisyon na yon ang naging daan para makuha nila ang kampiyonato. This time, it was Kyrie Irving to team up with Luka Doncic. Pero bago yan, atin muna balikan ang naging journey ni Kyrie Irving sa NBA. Si Kyrie Irving ay naging first pick overall ng Cavaliers noong 2011. Naging Rookie of the Year din siya sa kasalukuyang taon. Umalik si LeBron James sa Cavaliers at nakasama niya si Kyrie sa kampanya nila sa pagkuha ng kampeonato noong 2016. Nandyan din ang kanyang makasaysayang clutch three-pointer sa Finals Game 7 laban sa Golden State Warriors. Pagkalipas ng isang taon, lumipat si Kyrie sa Boston Celtics. This time, sila Jaylen Brown at Jason Tatum naman ang kanyang mga kasama. Noong 2019-2020 season, lumipat na naman si Kyrie sa Brooklyn Nets para makasama ang kaibigan na si Kevin Durant. Hanggang nag-request siya ng trade pagkatapos ng kanyang kontrata sa Nets at naging blockbuster trade kapalit sina Spencer Dinwiddie, Dorian Finley-Smith at ang first and second round picks. Very impressive naman ang unang laro ni Kyrie. Nakapagtala siya ng 24 points, 4 rebounds and 5 assists. At tuwang-tuwa sila Luka at ang Dallas owner na si Mark Cuban. Ang paglipat ni Kyrie ay hudyat na ba sa pagkuha ng kampeonato ng Mavs at maulit muli ang history sa era ni Jason Kidd sa nakalipas na 50 taon? Ating abangan.